Magandang araw pong muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-apat na yugto ng Son of a Billionaire by Coffee Break. Ilang gabing pinag-isipan ni Andrea ang tungkol sa pinag-usapan nila ni Mrs. Mondragon. Aaminin niyang very tempting ang offer nito at parang gusto niyang tanggapin. Ngunit nag-aalala siya kung makakaya ba niyang pinapagawa nito kapalit ng hindi pagkakakulong ng mga bida at kalayaan nito mula sa malaking pagkakautang nito sa ginang. Alam ko, galit ka sa akin, sabi ng mommy niya. Kumatok at pumasok ito sa silid niya at kinausap siya. Nag-aalala ka ba sa posibilidad na matulog tayo sa garahe or worse sa lansangan pag nahatak itong bahay natin? Malungkot na wika ng kanyang ina. Mommy, baka kahit sa garahe hindi tayo pumwede dahil palagi na rin tayong delay sa pagbabayad sa renta doon. Malapit na nga tayong palayasin doon eh. Kapag kinuha ni Mrs. Mondragon ang dalawang taxi pa natin, sa lansangan na talaga tayo titira. Sa totoo lang, sa ngayon, nag-iisip pa rin ako ng solusyon. Magsisiman ako ay huli na. Hiyang-hiya ako sa inyong magkakapatid. Ayokong umabot tayo sa pagtira sa lansangan. Pero kilala ko si Mrs. Mondragon. Nakiusap na ako sa kanya, pero ayaw na niyang tanggapin ang pagmamakaawa ko. Nakiusap din ako sa kanya, mommy. Pag-amin niya rito. Ano? Ginawa mo yun? Hindi makapaniwalang reaksyon ng ina. Kailangan kong tumulong sa pag-iisip ng solusyon sa sitwasyon natin, mommy. Iniisod niya ang stool na kinauupuan niya palapit dito bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Nung isang araw, hinanap ko ang bahay ni Mrs. Mondragon. Ipinagtapat ni Andrea ang napag-usapan nila ng ginang at maging ito ay nawirdan sa pinapagawa sa kanya ng ginang bilang kabayaran sa malaking pagkakautang nito. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin mo sa anak niya? Maya-maya ay usisa nito. Gusto raw niyang ibalik ko sa dati ang anak niya. Kaibiganin ko raw po muna. Kunin ang loob. Kapag medyo nahulog na ang loob nito sa akin, pwede ko na raw itong ma-inspire para bumalik sa dati. Paliwanag pa ni Andrea. Akala ba niya ganun lang kadali ang pinapagawa niya sa iyo? Yun ang naging reaksyon nito. Mahirap yun ah. Ano ba yung anak niya? Bata? 21 years old na daw po si Joseph, mommy. Yun naman pala eh. May sarili ng pag-iisip yun. Saka dati naman palang matino. Baka naman dala lang talaga yun ang pagdadalamhati niya sa pagkamatay ng girlfriend niya. Naiintindihan ko siya. Nakaka-relate ako sa kanya dahil pinagdaanan kong pinagdadaanan niya. Pero darating ang panahon, malalampasan niya rin iyon. At kapag nangyari yun, babalik siya sa dating siya. Hindi na kailangan ng isang katulad mo o ng kahit sino. Pahayag ng mami niya na halatang hindi kumbinsido sa nais pagawa sa kanya ng Mrs. Mondragon. Kaya nga hindi ko rin agad kinagat ang sinasabi niya eh. Sino ba naman ako para maisip niyang kaya kong ayusin ang problema ng anak niya? Hindi naman ako kasing ganda at kasing sexy ng mga artista para may magawa ko sa anak niya na ni hindi ko nga kilala. Paliwanag pa ni Andrea. In fairness anak, maganda ka. You have a special beauty. At hindi ko sinasabi ito dahil mommy mo ko, sabi ng mommy niya habang pinagmamasdan siya. At nakita siguro nila ang unique healthy mo. Ang taglay mong charms na parang may magic. Siguro nga naisip niya baka maging effective ang charms mo para ma-inspire mo ulit ang anak niya. O siguro, desperada na siya kaya kahit ano isusubukan niya para mapagbago ang anak niya. Napaisip siya ng malalim. Pero mommy, naisip ko, ano kaya kung pumayag ako sa pinapagawa sa akin ni Mrs. Mondragon? Maya-maya ay pagsasatilig ni Andrea nang nasa isip niya. Ano? Muntik nang malaglag mula sa kinauupuan ng kanyang ina sa pagkabigla sa sinabi niya. Mommy, walang mawawala kung papatulan ko yun. Pero lahat ay mawawala sa atin kapag hindi mo nabayaran ang malaking utang mo sa kanya. Tiningnan siya nito ng mataman. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, mommy. Gagawin ko to para sa ating pamilya, sabi niya. Andrea, I'm already 18, mom. Alam ko na mga ginagawa ko. Hayaan niyo ako makatulong sa pagbibigay ng solusyon sa problema natin. Pero paano kung doon kanya patirahin sa bahay niya? Okay lang, mommy, sagot niya, bagaman ang totoo at tumili rin siya. Hindi kita pwedeng payagan. Hindi ikaw ang dapat magbayad ng... Pero hindi ba? Sinabi niyo na nakiusap na kayo sa kanya pero hindi niya kayo pinansin? Samantalang ako, siya pa nag-offer ng solusyong ito. Hindi naman siguro nila ako tatratuhin ng hindi maganda. Kung may makikita man akong mali, edi magbabackout ako.
Ang importante, sinubukan ko para matapos na ang problema nating to. Paliwanag pa ni Andrea. Nang araw ding iyon, tumawag siya kay Mrs. Mondragon at sinabi niya ritong payag na siya sa gusto nitong ipagawa sa kanya. Good! Halatang nasisiyang sabi ng ginang mula sa kabilang linya. Be ready! This Sunday ay papasundo kita. Pero mas mabuting magkita tayo ngayong lunchtime para maidiscuss ko sa iyo mga dapat mong gawin. Sa Starbucks, sa Gateway. Do you know the place? O ipapasundo kita sa driver ko? Huwag niyo na po akong pasundo, ma'am. I know the place. Wika ni Andrea. Ilang sandali pa sila nag-usap bago nagkapaalaman. Joseph! Napahinto si Joseph sa pagbaba ng hagdan nang marinig niya ang pagtawag ng mami niya mula sa hallway ng second floor ng kanilang bahay. Huminto siya. Nilingon niya ito. Yes, ma'am? May darating tayong bisita. Bisita? Nakakunot noong tanong niya. Magkaagapay na sila ng hagdan. Oo, anak siya ng best friend ko noong college. Taga-Baguio sila, pero ng ibang bansa ang best friend ko. Nakipagsapalaran siya sa London. Mag-isa na lang ang anak niya sa bahay dahil patay na ang asawa niya. Kaya nakiusap siya sa akin na kung pwede ay dito muna sa atin ang anak niyang si Andrea. Para kami magkapatid ng best friend ko noong college days namin. Nagkahiwalay lang kami na mag-asawa siya at dalhin sa Baguio na napangasawa niya. Nakangiti na wika ng mami niya. Ibig mong sabihin, ma'am, dito siya titira? Tumango ito. Dito siya magsistay habang nag-aaral siya at hindi pa naaayos ng mami niya ang mga papers niya para sumunod sa London. Mommy, mahirap ang may kasamang ibang tao sa bahay. But I can't say no to this friend of mine, Joseph. Okay, ilang taon na ba yung anak ng best friend niyo? Tanong niya sa kanyang ina. 18. 18? Ulit niya. Oh, why did you react that way? E ano naman kung 18 years old na siya? Teenager. At babae pa. Baka naman isa pang pasaway yan, mommy. Nasa mukha ng binata ang pagtutol. Of course not. She's a very nice girl. And beautiful. Very nice, huh? And beautiful. Medyo sarcastic kong reaksyon niya. I am warning you, Joseph. I want you to treat Andrea well. Naging mabuting kaibigan sa akin ng mommy niya. Naging karamay ko si Lynn nung mga panahong marami akong problema, kaya ayokong mapahiya sa kanya. Huwag mong pakikita na hindi maganda si Andrea. Anito sa nagbabalang tono. Don't worry, mommy. Hindi ko titingnan yung darating yung bisita. Ngingiting-ngiting tinalikuran niya ang kanyang mommy para magpunta sa garahe. Joseph, I said I'm warning you. Pahabol nito sa kanya. Kinakabahan si Andrea nang pumasok sa mataas na iron grill gate ang Pajero ni Mrs. Mondragon na kinalululanan nila. Remember, Tita Hilda ang itatawag mo sa akin. Lynn ang pangalan ng mommy mo na best friend ko ng college at nasa London siya ngayon. Ang totoo, ulila ka na sa ama. Tumango siya bilang tugon sa mga bilin ni Mrs. Mondragon. Kung sa bagay, halos totoo naman ang lahat ng impormasyong dala niya tungkol sa pagkatao niya na kailangan paniwalaan ni Joseph. Ang hindi lang totoo ay ang lugar na pinagmulan niya, ang tunay na relasyon ng mami niya at ni Hilda Mondragon, at ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpunta sa bahay ng mga ito. Pinakamaikli ang tatlong buwan ang napagkasundoan nila ng Mrs. Mondragon upang magawa niya ang pinapagawa nito. Hindi siya maaaring mag-back out hanggat hindi pa sumasapit ang tatlong buwan. Pinakamahaba na ang anim na buwan na ilalagay niya roon. Kapag sa loob ng anim na buwan ay nabigo siya sa kanyang misyon, tuloy ang kasong isasampa ni Mrs. Mondragon labal sa mami niya. Joseph is here. Sabi nito sa kanya bago sila bumaba ng sasakyan. Be friendly to him. Gawin mo ang lahat para mahulog ang loob niya sa iyo at makuha mo ang tiwala niya. Kapag okay na kayo, makikinig na siya sa lahat ng sasabihin mo. Naniniwala ako madali na siyang babalik sa dating Joseph, like the son I used to know and the big brother his siblings used to have. Tangulang isinagot niya sa sinabi nito. Pagbaba nito ay sumunod kaagad siya dito. Walang ibang nakakaalam ng palabas sila kundi silang dalawa lamang at ang driver nito. Nasa school pa ang dalawang anak ko, kaya mamaya pa sila mamit-mit pagdating nila. Yung isa, third year sa UP. Yung youngest ko naman sa Lasal nag-aaral at second year college na. I'm sure hindi ka magkakaproblema sa kanila. Baka si Joseph lang maging problema. He didn't even welcome the idea of you staying here. Pero kailangan handa ka sa ugaling ipapakita niya sa iyo. And be patient for as long as you can.
Hindi mo magagawa ang misyon mo kapag hindi mo hinabaan ang pasensya mo sa kanya, iha. Wika pa ng ginang. Hayaan niyo ho, lahat ng pasensya ay gagawin ko. Mahinang wika ni Andrea. Nagtuloy sila sa lawn. Inabutan na noon si Joseph. May hawak itong portable PlayStation at may earphones na nakasalpak sa magkabilang tenga. Naka-side view ito kaya hindi sila kagad napansin. Ngunit nang maramdaman marahil nitong presensya nila, lumingon ito sa direksyon nila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang humarap ito sa kanila. Siya? Ang lalaking! Hindi makapaniwala ang reaksyon niya. Oh my! Anak ni Mrs. Mondragon ang lalaking ito? Hinding-hindi niya makakalimutan ang lalaking ito na nagsungit sa kanya nung nakaraang araw lang. Ang lalaking ito na kung gaano kagwapo ay ganoon din kasuplado. Bakit ba hindi man lang ako nagkahint na posibleng siya ang anak ni Mrs. Mondragon? Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit siya pa ang lalaking kailangan kong tulungan para bumalik sa dati at muling tumino? Kapag nalaman lang niya kaagad, hindi siya papayag sa pinapagawa ni Mrs. Mondragon. Parang bigla ay gusto na niyang umatras sa kanilang usapan. Bulong ni Andrea sa sarili. Kumunot din ang noo ni Joseph nang makita siya nito. Mukhang natatandaan din siya ng binata. You look familiar, sabi nito pagkatapos tanggalin ang earphone. Saan nga ba kita nakita? Nakita mo na siya? Saan? Usisa ni Mrs. Mondragon. Yes, naaalala ko na. Muntik ko na siyang mabundol noong nakarang araw. Tumayo ito. Siya si Andrea? Yung sinasabi niyong anak ng college best friend niyo? Takang tanong ng binata sa ina. Yes, sagot ng ginang. Muntik mo na siyang mabundol? Kaskasero ka pa rin ba hanggang ngayon, Joseph? Have you not learned your lesson? It was her fault, Mom. Hindi siya sa sidewalk naglalakad kundi sa mismong kalsada. Napatingin siya kay Mrs. Mondragon bago nagsalita. Inahanap ko ho kasi ang address niyo kaya napababa ako sa sidewalk noong time na yun. Yun naman pala eh, sabi nito. Pero nagalit ho siya kaagad sa akin at sinungitan ako. Tila pagsusumbong niya. Joseph, ginawa mo yun kay Andrea? Galit na reaksyon ni Mrs. Mondragon. Pati ba naman sa mga babae, rude ka na rin ngayon? Don't you think you owe her an apology? Oh, wag na po, tita. Hindi na po kailangan. Awat niya rito. I didn't know she's your friend's daughter, Mom, sabi ni Joseph. Small world. Be nice to her, bilin dito ng mami nito. Don't worry, Mommy. Hindi naman ako nangangagat. Ngingisi-ngisi pang sabi ng binata. Halika na, Andrea. Huwag mong seryosohin ang biro niya, sabi ni Mrs. Mondragon. Ipapafamiliarize kita sa buong bahay. Para pong gusto ko ng umatras, wika ni Andrea sa ginang habang paakyat sila sa hagdan. What? Napatigil ito sa paghakbang. But why? Natakot ka kay Joseph? Hindi ho sa natakot. Unang pagkikita pa lang po kasi namin, nakita ko na kung gaano siya kasungit. Mukhang mahirap siyang makasundo. Para siyang galit sa lahat ng tao. Baka palapit pa lang ako, singhalan niya ako. Inakbayan siya ng ginang. Hindi naman dating ganyan si Joseph, iha. He used to be a nice young man. Napakalaki nga ng pinagbago niya mula nang mamatay ang girlfriend niya. That is why I need your help. Malungkot na wika ng ginang. Pero mukhang hindi ko ho siya kayang baguhin. The way I look at him, malaki na ang problema ni Joseph. Come on, Andrea. I know you can do it. Don't give up without even trying. Napabundong hininga ang dalaga. Walang nagawa ang dalaga kundi ang sumang-ayon para sa kanyang pamilya. Mapaibig kaya ni Andrea si Joseph kung sa unang pagtatagpo pa lamang nila ay hindi na sila magkasundo. Hanggang dito na lamang po ang ating ika-apat na kabanata ng Son of a Billionaire. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po!